Good morning everyone. Welcome again to Life in the Philippines. Today is a Monday morning. Andito kami ngayon sa bukid. At ito kami natulog tapos kasi meron kaming trabaho ginagawa. At ako naman ngayon magkalingaw og maglinis kasi meron din akong ipunla ng mga gulay. Kasi mula na dito, dito ako magpunla dahil maganda dito, walang ano ba ito, hindi maano sa mga hayop, kasi itatago ko siya. So yun ang kalabaw namin, kumakain pa siya. Dito is 7 o'clock sa ngayon, magandang umaga dahil ang araw lumabas na yun. Gagaling ko lang kasi naglaba. Naglaba ako. Tapos sila naman andoon. Tingnan ko yung maginagawa nila. Kaya siyempre bago ko pumunta doon, lalakarin ko muna tong ano na to, Rocky Road. Good morning po sa lahat. Okay lang po ba kayo? I hope na okay kayo lahat, then maging okay lang ang family. Meron kayong peace, love, joy sa bawat puso natin. Thank you rin sa pagpanood niyo sa aming vlog. Kahit konti, ano pa rin, still. Oh, bakit may mga uwak? Paano yan sila? Naglalaro. Black. Maitim na ibon yan. Malalaki sila. Ano yan sila? Mga ibon na yan. Kumakain ng ano yan? Manok. Or sisiw. Pag ang inahin ng sisiw ay matapang, hindi nila makukuha. Ano, ang dami nila. So puntahan ko muna yung ano nila. Gusto ko magata. Magata ng kalabasa. Naglagay na sila ng net. Iwan ko kung uwak-wak-wak ba yan or garansilyang, pero malaki ang boses ni. Oy, kumusta na kamo sa inyong gibuhat din mga dudong? Ibuyan na ni mong tubig nan. Ito si leader. At si follower. Ayan. Ano sila? Si Piri kasi nangunguna sa trabaho. Asa tong tabay na cute dare? Ay, dara. Sayangan ang tabayo eh. Ayan, ukalinaw. Baka na nihaluan da anan. Ay, imuha ni siyang ipadulong di anan? Ha? Okay. Kere siya ba? Ipasulod na lang ni siya, oh. Lana? Ah, dili na. Loon, ano lagi tubig? Dong, unsa plano ni mo, ani dong, nagbutang magagnit? Dong, anong plano mo sa trabaho mo na to? Ano? Tangkong? Ang tangkong, bakit nilagyan mo ng net? Ha? Butanga ng? Meron ka pang ibang ilagay? Ano yon? Anong klaseng isda? Iho? Ayagan daw yung isda. Tingnan natin tong ano niya. Yung project nilang Ma'am Luz.
kasi masayang yung tubig daan eh. Wow, ganda naman, di na makalabas. Oh. Dapat itali pa ni siya. Na. Itali pa ni. Interesado na gid mo na inyong hangkon. Hala, daghan man din ning gamiton siya nga kuanan. Daming gamitin to sa ano eh. Yuta. Di ba? Nan, puno ni siya, di ba? Ha? Ah, oo, may siminto na pala. May rocker, may ano pala dito. Hindi mo talaga ng siminto, oh, ano? Ayun, mga kangkong nan ay, pwede itong ilipat. Lo, may tubig na dito. Pag matumbila yung tubig na yan. Ay, kitan ka kung ayaw, ay, kurang may, uy! Ayaw, one, two! Tungaan daw, uy! Kanya vlog doot, ano, di matang-tang na. Ay, kuna si. Kuya, kuya. Bukot kanya suna tuna. Asa ibutang di asa bangag dato. Okay. Kuano ikta na lang. Sa yung mga binata namin dito. Bukot lagi yung santa ninyo natunyan. Bukot. Si Joy Joy at si Dagol. Si Jan Jan. Doktor ngina hitan ba na. Kuano bukot. Ah, ganun ba? Oh, sige. Wakay plano eh, ku ano ni mo na imong basak doy? Joy? Joy. Wakay plano nga imo ning palimpyuhan ni imong basak? Na. Talaga naman to sila. Ah, kato. Sisira ano yung beauty. Si meron kasing buho dito. Buho means is yung yan, madaloy ang tubig. Aha, diyan mo lagyan. Okay. Para yung bumlot na may naik ko bumlot, hindi ko gunitan. Dagol ko yung sound pa sa umuna ko dito. Oh, si Dagol, kung ano na si Dagol, diver. Panginaso niya mo dong? Kamong tulo? Ikuyog niya ni Jadan Dagol. Na si Joy Joy, o si Kwan, ikuan na. Ano yan sila mamaya, ang dami na nilang gagawin. So yun ang mga tubig ang agos doon sa dam. Maraming tubig dito. Doy, unsa man tong mga langgam nga itom dong? Unsa tong mga langgam itom? Uwak to? Uwak to. Nangita to kuan lagi. Tamnan ko to yung tabay namin ng ano, misitas. Alagyan nila ng ano sa sako para hindi dadaloy ang tubig galing doon sa ano na yun. Yan. Dong, asa de aning kuan ani doy kanang iyahang lutsanan? Gikan pa ni dito? Dito? Sa bagay kay clay man na no? Clay kasi yung ano namin dito, lupa. Hindi pala ha. Ah, okay. Sige, ituloy nyo yung diskarte nyo.
Padahal itu jangan lah, yuk aku dan anak itu gaya aku nanti. Ola, inawak dah yung manager ay, bilisan nyo daw. Ah, okay, dyan na nilagay. Sige, mag-uwi na kayo, maya mag-agahan. Magluto sa ko ng ulam. Oo, lagyan. Pagkatapos, lagyan ng siminto. Daan eh dong? Sige, gawin nyo lang yung gawin nyo dyan. Enjoy. Gawa kayo ng pispan-pispan nyo dyan. Sana may isda dito. Ano, napakalinaw. Ito yung tabay na maliit dito. Yung cute dati. Kung saan kami nag-iigib. Ito siya. Yan. Ito siya. Maliit tong tabay eh. Maliit ang balon yan. Inano lang namin. Nilinis sa sinipiri. Ang gilid. Ayan. Dito lagyan ko din to ng tanim. Bisitas. Para masaya tingnan. Wow. Yung tubig ko dito. Ano siya? Naglaba ako ng marami ngayon. Akala ko na uubos. Di pala. Ang daming tubig yan. Lampas tao lang to siya. Ang ano niya. Pagitan. Kahit maglaba ka pa ng isang truck siguro. Mabilis yung tubig na yan. Bless na bless kami sa tubig na yan. Kaya siguro pag sakali lang anong panahon pagka trabahuin po namin, magtanim kami ng palay dito. Kung season talaga sa pagpalay, pwede din siya i-tractor. Hindi pala tortor. Ang tractor iba 'yon, sa para sa mais. Ang tortor para sa ganito. Kaya kailangan din may ano to. Pag-ipunan din. Kung daro naman, ang daro pwede ra siya sa kung mabilisan na tanim, tortor mabilis. Kasi matutumba lahat yung mga ano na to. Damo. Tapos wag kalabaw. Matagal. Kasi magdaro pa or ano. Meron dito. Magpaano ng tortor. Hanggang doon yan sa baba. Maraming dapat trabahuin. Pero ito kasi sa kuya to ni Perry. Sila yung siya yung nagmamahala dito. Siya yung may-ari, kumbaga. Pero sa papa ni Joy, hindi nila tinrabaho dahil matanda na, tapos may arthritis na rin. Kaya ganun ang resulta. Maano? Isa.
kung sakali kami magtrabaho nito, ano pa itong tawag, maghingi siya ng ano, part, I think is 30-70. Lagay na lang natin. Makaani ng 10 sako is ano sa kanya? Tatlo sa kanya. So, dati naka-ani nung papa ni Gigi dito na abot ng 50 or 30 sako. Kasi malaki ito pag talagang siniseryoso lang ito. Kaso ang ayaw lang niya dahil dami yun doon sa taas. Yung tinrabaho nila ni Perry. Pag maano siya ba? Mabungkag yung simento, ibig sabihin yung mga baykahon. Then pag malakas ang baha, kasi yung baha dumadaan din yan. Dito ang mga palay na tumba at natabunan ng mga yung lupa. Kaya ganun, na-discourage siya. Kaya sa ngayon, maraming tubig. Kaya maganda na lang. Lagyan na lang dyan ng mga ano-ano pang nilagay. Tangkong. Or lagyan daw ni Piri ng isda. Yan ano. Tapos eh. Lagyan ng mga ano pa dyan. Sana maging successful yung mga ano namin. Hello po, Ma'am Los. Good morning, Ma'am. Yan na po ang ating new project. I-try po natin yan kasi ang anong masistema. Sa ngayon, bali, nalinis na yung loob ng dam. Ang gagawin lang dyan is para muna mamatay yung mga damo sa loob. Yung mga ano dyan. Then, punduhan siya ng tubig. Tapos, ano na naman. Meron kasing gagawin si Perry dyan. Alis dito ako kukuha ng mga abono sa tanim. Dito kasi na nilagay ang kabaw. Pasalamat ako sa Panginoon dahil maganda ang ating hanggang ngayon, buhay pa tayo at safe ang ating mga pamilya. Good health. Kaya lagi akong nagpapasalamat everyday sa ating mga buhay. Alala ko pala si Kuya Felix na about pala sa ano niya situation is yun nga sa nakakita sa vlog kahapon, ano lang si Kuya Felix ba, meron siyang hiniling na yung mga anak niya makauwi pero gustuhin man namin siyang tulungan kaso hindi natin pwedeng maano yung regulation, rules of regulation sa ano ba yun. Merong mga protocol, lalo na lockdown, Cebu, Bohol, sa 30 pa daw ang open, liwan ko, extend na naman daw. Kaya, hindi ko alam. Patuloy lang po natin sila ipag-pray sa buhay niya. Ang Diyos lang talagang nakakaalam. Tapos sa ano din, sa nagsasabi na ganun ang situation, siyempre, una, nangyari kasi doon, before pa lang yun na may naramdaman, for how many times na nagpa-check up si Kuya Felix, dala siya ng Talibon hanggang Ubay, pagkatapos ng Ubay, na-refer siya ng Tagbilaran, tapos iba yung check up dito kasi i-quarantine, pati pasyente, i-quarantine ng 7 weeks, din wala. Pagkatapos niya nag-quarantine, na-check up na siya doon sa Tagbilaran. Ano lang sa doktor, recommend na naman siya ng going to Cebu. Tapos sinabihan na siya ng doktor na, yun nga, sa lahat ng pasyente niya, sinasabihan siya na gano'n ang sakit niya, cancer. Then, pagkatapos sabi doon, pinapili si Kuya Felix kung ano po ang gusto niya. Kasi sa Cebu daw, baka hindi na siya makauwi ng buhay. Kasi inaano naman doktor, alam nyo naman ng mga doktor, ano talaga, may sinasabi sila na ano, na ganun sa mga pasyente. Kaya namili po si Kuya Felix na uuwi siya, mag-sign siya ng waiver. Then, pagkatapos nun, pinuntahan namin siya with pastor from Island, and pastor team. Then, ang sabi niya sa amin doon na
habang may hininga pa siya at may buhay, makapiling daw niya yung mga anak niya at may yung mga apo niya. So yun, doon po siya, nakaano lang din. Siyempre, para naman din baka sakali na gagaling siya, nangyari nun is ano, uminom siya ng mga herbal. Kasi yung pag-inom niyang herbal na yun, feeling niya okay. Tapos, yun nga, hindi naman sa ano, lingid sa lahat na, lalo na sa kahirapan din. Ang pera kasi, kung may pera man, siyempre kulang. Paglabas ni Kuya Felix sa Tagbilaran, meron pa silang ano, balance na dapat daw bayaran. Then, malaki din, si Ma'am Emma rin nakatulong sa kanila sa financial, since galing sa Talibon going to Ubay hanggang Tagbilaran, hanggang pag-uwi. Pag-uwi kasi then pag, lalo na pag nga sa ngayon wala ng pera, naubos na rin. So hindi basta-basta yung sitwasyon na ganyan. Tapos nahinto na yung gamot kasi ayaw na makalunok. Mahina na rin kumain. At sa totoo lang, kahit pa ipa-check up siya, kagaya yung sinabi na yung nag-comment na dati pa nagsabi yung last month na ipa-check up, sa totoo lang, matagal na po yun, ma'am, napa-check up si Kuya Felix. So, siyempre sasabihin naman nila sa amin. Sa amin talaga yung nagsasabi na magpa-check up siya, kaya natulungan din ni Ma'am Emma yun. Kaya, sa hindi po nakakaalam, yun talaga. Si Ma'am Emma ang nakatulong sa kanila bakit na, nagpa-check up sila since begin, pag na yung naramdaman niya, at hanggang nakauwi din sila. So ano lang, willing, hindi naman sa pag, kaya nga ginawa na rin namin yung part namin din. Una, kahit ipa-check up mo ba daw siya, sabi ni asawa niya, hindi na raw pwede kasi hindi na rin siya tanggapin ng mga doktor, o baka mamaya doon na lang siya malagutan ng hininga. Kasi pag mag-sign ka ng waiver sa hospital, wala nang ano yata yun, wala na yatang pakialam sa iyo, or wala na silang obligasyon, ganun yata. So, yun lang, hindi ko naman din pwede na ganun, ganito. Kasi, siyempre una, pag mag-check up ka, pera ang pag-usapan. Pangalawa, decision sa familia kung anong decision nila. Ganun po. Hindi ko pwedeng kahit sabihin na ano, saka gusto ko man din silang tulungan, kung sa pera lang pag-usapan, sapat lang din ang kami. Pero unang-una talaga sa dahil din sa ano, kaya na pa-check up yun, at nga na sa tulong ni Ma'am Emma, kaya nalaman din yun ang anong sakit niya. Kasi mataba pa yun dati si Kuya Felix. So ganun lang muna sa update ko ngayon sa umaga. Thank you for watching. And update ko po mamaya ang ano pang mga gawain dito. Thank you po. God bless everyone and have a great day. Ano yun? Dumaan na helicopter. Ayun, helicopter.